Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. So may re-refer po tayo dito na from Calapan City, Mindoro. So barangay ano to, Lulod. Si Lulod Siko Street, Calapan City, Oriental, Mindoro. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat guys. Ito siya. Ayan. Ito yung i-re-refer natin. Ayan siya guys. Pwede makita yung aking kamay. Ayan. Ayan siya, Calapan City. So, nakasilpa yan guys. Bubuksan pa lang natin. Okay? So, buksan na natin. So, buksan. So, hindi pa natin siya nabubuksan eh. Parang di double tip to ah. Or punong-puno yung ano. Naka ano pa guys. Naka plastic pa talaga. Binilhan pa talaga ng ano. So, yan ang i-re-repair natin. Binilhan pa ng lalagyanan. Okay. So, yan ang ating repair. So, okay na okay yung repair natin dun sa kabila. Stress test. Andun sa yung tine-stress test natin doon guys, yun yung ating bagong repair na isa. Galing naman yun ng Rodriguez Rizal. So, talagang binilhan ito guys ng ano eh. Ayos na ayos yung may-ari ah. Pag hindi na repair, hindi meron na akong ano, lalagyan. Itong ano, binabudgetan talaga ng may-ari. Yan. Pag mga gantong repair. Pinabudgetan ang mayari. Talagang binibilhan pa ng Tupperware. Yan. Mga na-repair akong ganito eh. Mga hindi siya nagawa. Mga GPU chip na yung sira. So, hindi na yan, pinatuloy ng mayari. Yan. Bumili na lang siya ng bago. Yan. Yan. Libre yung ano ngayon. Lalagyan. Yan. So, titingnan natin ito. Hindi ko alam kung ano unit ito. So, baguhin natin. Ay. So, Gigabyte guys. Ayan. So, Gigabyte tayo. Gigabyte. So, ganda ng ano nyo. Kahon. Plastic. So, tinanggal na yung price. Safe na safe yung kanyang picture card. Okay. Oh, para itong liquid damage. Ha? May mga agos-agos dito. Ha? Ah, madumi guys. So, silip ko pa lang. So, madumi siya. Parang galing na sa repair siya guys. Mukhang galing sa repair. So, check natin. I-view natin yung ano natin. So, may mic naman tayo. Okay, gumagana ang mic. So, i-view natin yung so, i-repair natin. Baguhin muna natin yung title. So, this is Gigabyte. Gigabyte. This is 16. Ano to? So, walang nakalagay. I think sa ano to 6 GB yan, I think. Okay, so check natin. Basahin ko lang ang ating number ng pila ng repair. Ay 880. Okay, ito na siya. Problem. Ayun. So, 1660 nga siya, guys. 6 GB. So, problem niya, no display. And, hindi ma-read ng MOBO as nailaw sa MOBO. Ayun. So, nailaw daw sa MOBO. Yung ibig sabihin, video call siguro. Nailaw sa MOBO. Okay. So, yan ang ating ano ngayon? Current repair. Ayan. Okay, buksan na natin guys. So, buksan na natin siya guys. Hindi na natin siya isasaksa kasi mukhang ano siya eh. Galing sa repair. So, para maiwasan natin yung mishandling. Para sigurado. Kailangan natin siyang buksan. Kasi may napansin ako dito eh.
Galing siya sa ibang kamay. Check muna natin. Para sigurado. Kasi yung ganito, makagaling siya sa repair eh. Mas malalo pang malala yung sira. Ayaw mo buksan, may tornilyo pa pala. Tornilyo pa pala kaya ayaw mo buksan. Ayan. Ayan o, oh, dumi guys. Mukhang toasted yung GPU chip niya guys. Ito o. Mukha siyang toasted. Yung thermal pad, napakadumi. Pansin nyo ba? Yan o. Bakat na bakat yung ano. So, ang issue nito, no display. Nilagyan na rin siya ng thermal paste. So, baka akala ng customer nagkagana pag nilagyan ng thermal paste. May limit ganun kasi yung ginagawa nila kapag ano, maka daw thermal paste. Ha, yun nga. So, nilinis. Yan, ginalaw nga. Kaya pala ganun yung hitsura. Na may parang agustito ng dumi. So, baka nagkaroon siya ng linis-linis. So, nagsubok. Malimit kasi ganun nangyayari. Tapos gumana. Tapos yun. Biglang nasira kinabukasan. Huwag ka na nangyayari. Pag ibig sabihin ganun, nagpakita na ng issue, so kailangan na siyang talagang dalhin sa technician. Huwag nang pilitin. Kasi ang kasunod na kasi nun ay pagkasira na. Pagkasira na ng video card. Okay? Ano pa? Video nga nun? Pasuyo nga. Yeah. Pakita mo yung ano ha. Ganda mo video ha. GPU. Yan. Pakita mo yung temperature, specs, kung ilang minutes na. Yeah. Okay. So, pinabibidyoan ko lang yung ano. Ayan. So, inspections. Inspection. So may dumi. Eh no, mukhang mapapansin nyo guys. Hindi na ano na siya ng ano, pang punas or panlinis na. Eh no. Pansin nyo dito. May DIY na. Yung may-ari. Okay, kapasubli ang problema lang natuluyan ah. So yung ebidensya nawala na siya pagka ganyan. So, check natin sa ilalim. Ayan. So, ano, kitang-kita naman na ayan. So, may mga ano-ano siya. Inspection. Ayan, no. Galing na siya sa repair, guys. Ayan, no. Pinalitan ng ano. Pansin niya. Siguro technician yung ano. Ayan, tapos may mga corrosion. So, nilinis na nga siya. Ayan. So, mapansin nyo naman, mayroon na talagang tama. Ginalaw na. Ayan, no? Mayroon siyang patay na data lines. So, ilang minutes yun? Tagalan mo, mga 3 minutes. Pakita mo yung iba. Ayan, so may tama siya. Dito, may mga missing dito. Ito lang yung problem. Pinagalaw na pala sa iba. Laki-laki pa nito ang isa.
Yeah, so tama na pala. Tinali na. Sana magawa natin to, guys. May mga nawala na siyang pyesa, oh. Yan, meron dito. Missing. Yan, pataas possible. No display siya. Oo nga, lagyan ng problema ay no display. So, putol yung lines. Yan, yung data lines, iputol. Tinamaan din siya. Ayan ang aray natin. Tapos may missing pa dito. Missing parts. Kailangan natin siyang inspection ng maayos. Nalinis na siya. So, evidence is missing. Okay? So, testerin natin siya. Ayan. So, testing. So, na-inspected na natin kung anong issue. Si 3.3, 12 volts. 12 volts. So, not shorted. So, this is 1 volts, I think. O, yan. Okay yan. Good yan. This is 1.8. Okay, good so far. So, memory. So, okay ang memory natin. Reading. So, check natin yung mga gates. Ano ba ang gates nito? Ito? Hindi, ito. Okay, okay ang gates sa kabila. Okay, good. Good. Okay, good ang mga gates. So, gates is good. So, ang ating tita clock. So, specs reset. So, readable naman. So, ang ating plus minus. Okay, good. Okay, good siya. So, ang gagawin natin dito, check natin yung mga pins dito na, no? Ibig sabihin, possible kung ito yung umiinit, ito microscope natin. I-reading natin yung kanya mga data lines. Okay. Ayan. So, reading niyan ay sa, ano tayo dito sa dulo? So, yan dito. So, yung kabila. Ayun, tanggal na rin. So, tanggal na pala. Ay, mga wala na pala to. So, di na pala siya, guys, connected. So, damage pala siya, oh. Natatanggal siya. Yan. So, papalitan na natin yan. So, liquid damage. Yan. So, try natin dito. Okay, connected. Ito. Hindi. So, hindi siya connected dito. Itong dalawa. Putol. Oh. Okay, connected yung isa. So, hindi. Putol. So, ayusin natin siya. Ayan ang ating, ano, possible umiinit, guys, ito pag ganyan. So, wala tayong magagawa dun sa mga capacitor na sira. Hindi na kasi yung kakapit. Kaya hindi na natin yan nahabulin. So, ito, wala na to. Ito, putol na.
Ito, wala na itong connection. So, hindi na dali nung tumira. Kaya natin to. Marami lang mga amazing. So possible dito, may missing. Ito, ano natin ito, manual. Tol. So, kaya pa yan baguhin. Ayos na lang natin yung linya. So, unahin ko lang yung mga kapasitor. So, kompleto naman tayo nito sa donor. Walang problema. So, anahin muna natin. I-reflow natin itong ano. Ay, inang ko. Resolder kung may matatanggal para isang anuhan na. Ito, tatanggal na to. Ayan, tanggal na nga. So, papalitan na natin yun. Kasi pag ganyan natatanggal na, ito, kaya nito. Hindi na siya pwede. Kailangan natin kaya palitan. Yan, tanggal na yun. Not connected din. Hindi na yung kakapit. Corroded na eh.
Isa na to. Linya. So, kuha tayo ng donor board. So, ano din to? Marami naman tayo nito. Gigabyte. Gigabyte din siya. Gamit tayo niyan. Ayun o. So, may mga missing parts nga yung isa. Kahit alin dyan, pwede yan. Pare-parehas lang naman yan. Kailangan natin ay mga anim. So, mabilis lang tatanggalin. Okay, isa naman. Gamitin natin yung panghinang. Yung medyo maliit. So, dito. Unahin natin to. So, this is... ano to? 350. So, matagal-tagal lang siya, pero konti is...
natin siya ng wire. Tapos isusolder mask na lang natin siya para maganda. Okay na. Like itong kabila, i-solder natin. Linis. Pwede na natin itong pa-displayin. Kung pwede na natin siyang malaman kung may display, wala. Pwede na yan. Kahit yan ay missing pa dito sa area na to. So missing lang naman ay isa, tapos dalawa small cups. So hindi lang natin alam, mayroon kasi dito parang nilapatan siya ng panghinang. So tingnan natin. So ayan. Ayan, so parang marami siyang missing. Ayan, upon checking, may mga missing siya. Kasi ang nandito, ay ang missing lang ay yun isa. So baka nga nakuhanan ko na yan eh. Yan, tapos dito may missing. Yan. So, so dito, marami siyang missing. Dito, missing siya. Handap. So, maraming missing part. Alis, ayusin natin. Pa-display muna natin. May display na kasi ito ay hindi pa pala, may last testing pa pala yung data lines. So para pa display yan, so kailangan po ay testing dito. Yan. So data lines. So, tester. So, dapat dito. So, okay. Okay, meron. So, next. So, dito. Okay, meron. Meron. Wala.
wala dun sa isa. So, ito siya. Ah, dito. Wala siya dito. So, ito ay putol. Dito, tumbulan doon. Wala. Pero isa meron. Ayusin muna natin. Medyo matagal-tagal lang to, pero sulit ito pag natapos. Sana. Ito siya. Subukan natin kung kaya na dikit. Ay, hindi kaya. So, kailangan ng rewiring. Yun. Mana. Okay. Let's start again. So, dito. Punta dito. Okay na. Okay na. Nice. Tapos ito, punta dito. So, hindi yung isa. So, yung next. Yung isa. Okay, gumagana. Ay, wala. Yung isa. Wala. So, ito. Tapos. Isa, wala. Meron. Okay, connected pa tayo sa na to. So, mahirap pa. Daming ano. So, dito. Tapos dito. Sorry, Mark. No choice, rewiring tayo. Okay. Next.
Yan, nag-error yung ating recording, naputol. So, continue tayo. Pero na-record naman. Ayan, so, okay na siya. Nakakonnect na natin yung 1, 2, 3. 3 stretches line. Tapos 5, 6. So, 6 na capacitor. Tapos, meron pa dito. Marami ditong missing. So, ikakabit pa natin yan mamaya. So, tingnan muna natin kung may iinit na siya. Or magdi-display. Kasi pwede na itong magdi-display kahit walang capacitor yung sa ilalim ng kanyang memory. So, lalagyan na lang natin siya. Okay? Tingnan natin kung magdi-display na. Kasi no display ito eh. Possible magdi-display na yan. Wala naman siyang shorted. So, hiwit na lang natin. So, let's power on natin siya. So, let's turn on. Ayan. So, nag-power on na siya. Nag-warm ba? Okay, nag-warm. So, check natin kung may display. Okay. So, walang display. Pero nag-warm, mainit. So, no display tayo. Patay natin. So, saksak bunot lang natin yung HDMI. Kasi, minsan, pag mga ganyan liquid damage. So, try again. Try natin siya. Power on. So, hindi naman tayo nakamute. Okay, tingnan natin. Dapat mag-display siya. Okay. Wala pa rin display pero umilaw na yung keyboard. Tapos, umiinit na to. So, data lines pa rin yan pag ganyan. So, try natin sa ibang port. So, data lines ang issue. Pag ganyan, may patay pa yung data lines. So, kailangan natin siyang i-try again. So, kailangan na mag-display siya sa ibang port para ma-sure na walang issue yung data lines. So, power on. Kasi umiinit na siya. Ayun, nag-display. So, ibig sabihin, linis lang yan, guys. Linisin lang natin yan. May display siya. As you can see. So, power up. So, lipat natin yung HDMI. So, linisin mo lang yan, guys. Pag ganyan. Linisin ko lang siya. Minsan kasi saksak bunot lang eh. Okay. Madumi lang yan. Kasi naihiyan ang taga eh. Okay. Ayan. At least detected na yung ating data lines. So, let's power on. Okay. Dapat mag-stable. Kung na-stable yun. Wala pa rin. Ah, wala pa rin, guys. Power up. Parang mana yung maluwag yung ano niya eh. Data lines eh. Ay, yung kanyang HDMI. Parang mas maluwag. Try and try. So, ay, wala. Wala talaga. So, try natin ito isang HDMI. Yung malapit sa, ano. Baka sira na yung HDMI niya. Try natin itong DBI sa kabila. Kasi ito magkasama yan eh. Try again.
wala din, wala yung kabila. So yung dalawa kasi magkasama yan eh, magkaganyan. Pero sakay natin ang saksak bunot. Saan kasi ganun eh. So kailangan natin siyang patayin bago siya ibalik. Kasi hindi yan magdi-display pag binunot mo at ng buhay. Kasi nagsiship yan eh. Nagdi-detect yan pag pinawaan mo. So wala. Wala talaga. So ang available lang dito sa kabila. Dalawa. Pero yung ganito, ano pa rin ito, minsan sa ultrasonic cleaning lang yan. So madadali siya nagdi-display. Okay. Wala. Parang nawala yung display. Bakit kaya? Isa lang yung gumana. Ito lang yata sa dulo. Dulo lang yung mayroong display. Ayan. Pero pag ganito, ano lang yan eh. Madumi lang yan. Pag inulit-ulit ko lang yan, na ultrasonic cleaner, gagana na yan. So, try again. Pag-try na ako yan eh, ganyang issue. Tignan natin. Ayan, tama, nag-stable siya. Oh. Nagkaroon, di ba? So, ano lang yan, linis-linis. Try natin sa kabila. Ano lang yan. Pag na-ultrasonic cleaner yan, okay na yan eh. So, try natin. Again. Isa ba? So, dito naman tayo sa dulo. Oh, stable na. So, okay na siya. Oh, ganun lang siya. So, ganun lang pa nagre-repair. Try sa ibang port. Minsan kasi, madumi siya. Yung kailangan linisin. Kagaya kasi nito, galing nila sa repairs. Tapos, liquid damage pa siya. So, hindi ko alam kung saan na ito naligo. Kasi, mukha siyang, ano, no, nilinis. Ayan. So, ayan guys. Okay na siya. Success repair natin. So, may mga marami siyang missing guys na capacitor. So, papalitan natin siya. Ayan, so balitan natin yung mga maraming missing na capacitor. Sa likod ng ano, may ano, nilinis siguro to eh. Kaya lang, napansin ko dito. Talagang super marami siya. Doon sa aking donor board kasi. Ibang modelo pala guys itong aking donor. So, kung mapansin natin dito, ayan, yung side na to, wala siyang missing. So, hanap ako ng same donor. Ayan. Pero pwede rin naman yan, guys. Ibang version siguro. Ayan. So, hanap tayo dito. Ito, meron pa ditong isa. Ayan, ito kaparehas, guys. So, para malaman natin kung may missing talaga. Sa tingin ko guys, parang ano talaga siya. Kinahuyan na, parang ganon. Yes, kasi oh, pareha siya oh. 1660. Pero pinanghuyan na siya guys. Ito, same model kasi ito. Same architecture. Tama ba? Ayan guys, oh. Same architecture. So kulang lang na isa yung yung may ganito. Dito mayroon to. Pero para magkamukha siya. Kasi itong isa, meron kasing capacitor dito. So ito wala na. So hindi ko alam. Ito kasi guys, itong sa kanya, marami siyang missing this side na to, tapos same dito. Ito naman isa ito, hindi.
Pero parehas lang siya guys ng architect design, no? Oh, MOSFET. Ah, sa bagay, ito kompleto, ito ay missing. Ano siya? So wala siya dito. Siguro ganun. Pagpalagay na natin. Ayan. So try natin inspection guys, mabuti. Pag-inspection lang naman guys. Paparehasin mo lang sila lahat. Ayan, makikita mo naman kung may missing talaga siya. Iko-confirm mo lang lahat yung slot ng ano. So inspection natin para sigurado. Okay? So check natin. Microscope. Ayan, so mapansin natin simula dito. Ito missing to sa missing pad talaga. Missing meri. Walang laman 'yon. So ito. So yung duluhan kasi dito may nakita tayo ditong corrosion sa baba, sa may baba ng ano na 'yon, transistor. So ito 'yon. Ayun, may isa sa katabi. Yan. House missing, may capacitor. Mukhang ano naman, sadyang wala dito. So dito sa may dalawang resistor, so mayroon siya kabilaan kasi itong dalawa na to sadya na siyang ganyan. Saka ito ito may hinang na to para tong ginalaw isa na to. So yan lang yung ano natin, yung parang may hinang, yung parang sinadyang wala ano talaga, sinadyang hinangan. So yun ang lalagyan natin isa. This is kasi dito sa architecture nitong kabila. May dalawang resistor na magkasunod. So ayan, wala dito. Dito ay wala kabilaan, wala. Zero dito, kabilaan, wala talagang laman. Wala tatlo. Pero sa baba, nasa na yun? Ito, meron laman to sa sambig. So, ito siya. May missing sa gitna. Tapos, ayan. Iba kasi ang architecture nila eh. So, ito ang isa lang ang kakabitan ko. Ito. Itong may ano ng hinang. The rest kasi okay naman eh. So, check natin dito. Baka meron pa. Meron pang parehas na parehas. Wala na. Ito ay puro ano na to. This is, wala na. So, yun lang talaga. Yung may hinang lang yung gagalawin ko. Kasi yun yung halatang ano eh. Itong ano na to. Ito yung halatang pinagkuhanan. Or may now missing. Kasi hindi naman siya gagalawin kung kuha tayo dito ng isa. Tapos after nyan, ilagay na natin sa ultrasonic cleaner. Yan, ibababad ko na siya. So ito lang naman yung mukhang nagalaw kasi may solder siya guys eh, nakaangat, 'di ba? Mapapansin natin. Kasi siya lang yung anihin natin. Yung the rest naman kasi factory resolder naman eh. So ito lang yung nakita kong nagalaw. Yan. Oops. Okay. Nagtari natin. Okay, ang hirapan ako dito. Palitan natin ang ating tip. Yung smallest tayo. Smallest tip. Okay.
Ayusin lang natin to. Ayan. So, okay na siya. Ultrasonic cleaner na ito, guys. Ayan. So, ultrasonic cleaner ko na lang siya. So, galing na siya sa repairs, guys. As you can see naman, nabuhay ko siya. Napa-display ko siya. Diba? So, ganun lang siya kasimple. Pag magre-repair. So, galing man sa ibang technician, nadali pa rin natin dito. Tapos, sa kakaibahan, may mga donor tayo. Hindi ganun kahirap. Pag video card repair talaga. Kasi tayo, guys, is video card repair lang. Ibig sabihin, marami tayong video card dito. Mas yung nakikita nyo sa halikuran ko, puro mga video card. Lahat ng spare parts natin available. Ayan. Kahit wala tayong donor board or wala tayong schematic board view. So, nadadali natin to. Okay? So, update ko kayo later for a stress test. So, ibababad ko muna to sa ultrasonic. Then, update ko kayo for stress testing. Okay? Hello. Hello, guys. Ito na yung update sa ating nire-repair. Okay na po siya. So, running na po ito ng 33 minutes na siya, 34, makalating oras na pinapabaya ako na kasi may bisita, may dumating. So, okay na po siya, inire-repair natin. So, may display na po siya, can see. So, itong nire-repair natin ay 1660, 6GB DDR5 micro new memory, 192 bit. So, GPU temperature natin, guys, is 78 degrees. So, napakababa lang po. Close na natin. Yan, so okay na po siya. Perfectly working na po. Okay? Success po yung repair natin. So hanggang dito na lang yung ating repair. Tapusin na natin para okay na. Okay? So may kausap na akong tao. Okay, so hanggang dito na lang. Thank you for watching. Please subscribe, like, and comment. Okay? Bye for now.